Maraming kasaysayang naguugnay sa mga maliliit na tao sa mga kabuti, na ang bigla ang pagsibol at paglaki ay pinagtatakhan ng mga tao noong unang panahon. Kaya sa kalaunan, ang mga taong may malilikot na guni-guni, ay mamabi ng kasaysayan na ang supernatural na mga kaganapan sa kanilang kapaligiran na kanyang pinagtatakahan ay iniuugnay sa mga kabuti. Naniniwala sila na ang kabuti ay isa sa mga lugar na pahingahan ng mga duwende. Ngunit kung atin masusing sisiyasatin ang bagay na ito sa sinaunang alamat ng mga Pinoy, ang kabuti ay itinuturing lamang bilang isang masarap na pagkain at walang halong supernatural na kaugnayan sa mga fairy. Nito na lamang pagdating ng mga Kastila, ang halamang ito ay nakilala bilang tahanan ng mga elementals. Dahil sa isang pangyayari at sa mga kwentong bayan daladala ng mga dayuhan. May dalawang uri ng kabuti na poisonous, ito'y ang Deadly Amanita at Destroying Angel. Karaniwan itong tinatawag na toadstools dahil madalas na makakita ng palakas sa ibabaw nito, na nakaupo at nag-aabang ng makakaing insekto. Dahil iniuugnay nga ang kabuti sa mga supernatural na kaganapan, ang European ay humabi ng isang alamat tungkol kay Saint Bate na tuwing June 15, ang panahon ng thunderstorm. Ay sumasakay daw itong patron sa kanyang kabayong bulag upang magpunla ng mga kabuti sa kanilang dinadaanan. Para mabigyan lamang kasagutan ang kanilang pinagtatakahang pagtubo ng mga kakaibang hugis ng kabuti at iba't ibang kulay nito, na kung minsay kumikinang padahilan sa hamog. Ang mushroom na mayroong pinakamalapit na kaugnayan sa mga fairies ay ang pulang fly agar. Natulad ng nabanggit ko na ito'y isang mabagsik na lason. Ngunit kapag kaunti lamang ang kinain ng isang tao, ang epekto nito ay parang nakalalasing na gaya ng nakainom ng drugs. Sa mga sinaunang yogi ang uring ito ng kabuti ay ginagamit nila upang mabuksan ang spiritual vision, at makita nila ang mga natatagong dimension. Inaani nila tuwing buwan ng Mayo sa araw ng full moon. At inilumuto na may halong kunting dugo galing sa kaliwang nilalaki ng kanilang daliri. Sa kaiinom ng kunti pagsapit ng 12 AM. Dahilan na karaniwang pagkain ng tao ngayon ay tamasik at kulang na sila ng tiyaga at tatag ng kalooban sa spiritual na disiplina. Ang ganitong pamamaraan di pagdevelop ng third eye ay ipinagbawal na. Sapagkat sa halip na ito'y magdulot ng spiritual na kaluwalhatian, negatibo at nakalalasan na ang tuwirang naging epekto sa ating central nervous system. Na magpapabago sa metabolismo ng ating katawan at tuluyang may ba ang pagkakasaayos ng ating genetic code patungo sa mas pangit na forma. Sinasabing sa Cebu, ay matatagpuan ang ganitong uri ng kabuti kaya maraming tao na mahilig sa pagtuklas ng karunungan ang pumupunta roon upang sumubok sa visa ng naturang kabuti. Noong panahon ang kabuti ay nakahiligan kainin ng mga Pilipino, maraming tao ang sinasabing araw-araw kumakain ito ang nagkasakit ng natutulog sa loob ng isang buwan at hindi na magising-gising. Ang iba pagkaraan ng mahaba-haba pang panahon ay nagkaanak sa lahi nila ng abnormal o freak. Ang tunay na dahilan nito kahit ang kabuti na sinasabing pwedeng kainin at hindi nakaka-poison ay may taglay itong chemical na tulad sa drugs na nagbibigay negative effect para mabago at masunog ang ating genetic film, matagal lamang bago mag-epekto. Ang mga Vikings ay nagsisikain ng piraso ng mushroom na ito para maging mababagsik sa labanan. Ang tawag nila sa mabangis na kondisyong kaloob ng kinakaing kabuti ay burger. Sa mitolohiyang Vikings, isinasaad na si Woden o Odin ay hinahabol ng mga Diablo, na sakay ng kanyang kabayong may anim na paa, si Sleipnir, ang humubulang laway. Na namuhulog mula sa bunganga nito habang sila'y tumatakbo ay tila magic na nagiging pulang kabuti. Ito ang dahilan kaya sa paniniwala ng mga Vikings ay regalo sa kanila ng mga Diyos ang kabuting ito. Sang-ayon naman sa mga natuklasang pananaliksik ng mga kasaysayan hinggil sa bagay na ito.
Ang ambrosia na sinasabing nectar ng mga Greek gods ay siya rin ang Amanita mushroom na itinuturing na sagradong kabute na ginagamit ng mga pangkat ng tao na umaabot hanggang sa Siberia, Mexico at Borneo. Ang katas ng Amanita mushroom ay nagpapasigla sa katawan ng umiinom kaya ito'y masiglang nagsasayaw at nakamamalas ng mga pangitain at nakakausap ang mga fairy na hindi nakikita sa karaniwang kalagayan. Ang mga kabute ay nagsisilbing magic fairy seat o kaya naman ay nagsisilbing susi para mabuksan ang lihim na pintuan ng kaharian ng fairy. Sumakay raw sa bangka at lumayag sa laot ng ilatagang lamba. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. Pindutin rin ang notification bell para sa ating channel updates.